kakat po natin si Bacularis. Yan guys, ang sobrang haba nila. Po sa water, then yan. Konti lang po palang water guys, para hindi siya masyado. So, magtalis. Maganda siyang pag-giveaway. Kaya marami po akong pinopag-eat guys, magpapag-giveaway tayo. Bacularis guys. So, ito po ang Siberia Bacularis natin guys. Yan. Sobrang haba. Yan. So, magpropagate po tayo ng water propagate and soil propagate. Yan po. So, let's start the video guys. So guys, ayan po ang ating gagamitin. Meron po tayong Bacularis. Then, meron po tayong pagpropagate ng soil. Ito po, meron po tayong paglalagyan ng water propagate. So, guys, yan po. Ika-cut po natin si Bacularis. Yan, guys, ang sobrang haba nila. At meron na rin baby, guys. Ayan. So, guys, ito, guys, baka puputunin ko ito dito. Hanggang yan, yan. So, ikat ko lang siya. Ayan. So, dapat guys, alam nyo po kung nasan po ang kanyang pag-uugatan. Ayan, dapat po ay alam niyo po kung saan nyo po nag-upet. Ang natin gagawin guys ay water propagate. Ayan po. So, ilalagay nyo lang po sa water. Then yan. Konti lang po palang water guys, para hindi siya masyado malunod ganun. Ayan. Basta alam nyo lang guys kung saan siya magpupag-uugatan. So guys, isa po ang cut. So guys, ito naman ay ipapantay natin siya dito sa kanyang baby. Guys, pwede po rin itong itanim tisali sa soil propagation. So, dadagdag po natin siya ng isa, guys. Ayan. Papantay ko lang siya dito. Ayan. Sobrang haba kasi nito, guys. Ipantay lang natin dito para maganda naman siyang tignan. Yan. So, yan. Yan po ang ating water propagation. Kasi guys, kaya water propagation po, ito ang pinakarami ko guys. Dahil mabilis lang po sa water propagation. Ayan po. So, dumakop na po tayo sa soil propagation. So, good soil. Ayan guys.
Basta alam niyo lang guys kung saan siya maghuhugat. So, yan guys. Ito lang po. Dadagay ko na sa. Yan lang po ang ating isasoy propagation guys. Yan. Apat lang po. So, itatanim po na natin. Baka nasa 7 to 8 inches po ang aking pinutol guys. Ayan. Dito po ang kanyang pag-uugatan. So, magtatanim na po tayo. Alam lang po ako ng stick. So, pagtatanim na lang po is 1 to 2 inches po sa lupa. Mabasaan na rin po ang kanyang lupa. Meron po siyang fertilizer na tain ng kalabaw din. Apa. Or iba. Maganda dito guys sa bacularis guys. Maganda siyang pag-giveaway. Kaya marami po akong pinopag-eat guys. Magpapag-giveaway tayo kapag pwede na po silang i-repot. Maganda po itong pag-giveaway guys. Ilagay niyo po siya sa may coco fiber ba yun? Basta guys, doon sa coco fiber guys. Ayan. So, pwede nyo lang pong itong isali yung mga maliliit na ito. Pupuso ko na lang siya dito guys. Ayan. So guys, yan, natapos na natin ang pag-propagate. Maghintay lang po tayo na magugat sila guys. Ayan. So eto naman guys, itatanim natin ang may ugat na guys. Siyang itrintas guys. Ayan. Itrintas ko kaya guys. Okay lang. Ayan guys. Kailangan natin ng cable tie guys para matali siya dito. So, mamaya guys, itutuloy ko to. Tutuloy natin. Dito muna tayo guys. Ayan. Tatanim na natin ito. Dito ko siya tinanim guys kasi ito lang yung pinakamalaki kong kasong nakita guys na lagyan natin ng ZZ plant ba yun guys? Or welcome plant? So guys, yan na po ang ating finished product na. Pero hindi pa po tayo patapos guys. Magay muna natin siya dito guys. Ayan. Ito guys, itrikit-trust ko to. Kumuha lang ako ng cable tie.
Tingnan natin guys na maganda ang kanyang kaalbasan. Lang mga bacularis guys, message nyo lang po ako. Binigyan mo po kayo ng bacularis. At meron tayong peppermintory drop guys, na binigyan lang po ako ng peppermintory drops. Message nyo lang po ako sa aking Facebook. Nalagay ko na lang po siya sa ilalim para message nyo ako. So yan guys. Keyboard tayo na natin guys. Sobrang init na yun guys, sobra. Kung nakikita nyo yung tawis guys, kaya may sabi akong tubig dito. So yan guys, kasakla natin. And guys, ayan guys, so itatanim din natin so dito guys, sa side light ko. Dapat na yung 3.9 ko rin ito. Trintas na natin ito guys. Pangit siya guys. Kaya ganito na lang. Ayan. So guys, dito na po nagtatapos ang ating video guys. Ayan po. Yan. Maghintay lang po tayo ng ilang linggo guys. Magkakaugat na rin po guys. Ayan. So, isprayan po lang po ito. Ayan. So guys, ilagay lang po natin siya para sa shaded area. Kung saan hindi siya maiinitan. Mas maganda guys, painitin siya ng morning sun guys. Pagsisikat ng araw hanggang sa alas 11 ng umaga guys. Doon lang po ang kaya niya sa direct sun guys. So guys, sa gusto pala ng bacularis, comment lang kayo or message niyo ako guys. Pati na peperomia third drops guys. Bibigyan po kayo. Magpapag-giveaway tayo guys. So guys, dito po nagtatapos. Don't forget to subscribe, share, and like, and comment guys. So sana gusto niyo yung video na ito. Thank you!